Hello everyone. Thank you so much, DepEd Central Office, for really considering the real needs of our students during this Brigada Escuela implementation, especially on the Brigada Pagbasa. Thank you to our school's division superintendent for the inspiration and for the full support to this program. And thank you for pushing us all to have a deep involvement on this initiative. Subukan kaya nating basahin ito. Any volunteer? Oh, di ba? Mahirap maging non-reader. Ganito tinitingnan ng mga estudyante natin ang laman ng mga module, learning activity sheets, or maging smile learner's packet man yan. We keep on torturing them every day. So, from these findings, from this realization, let us teach them how to decode symbols like this. Let us help them achieve their full potential, starting from helping them to decode symbols, eventually teaching them how to read and internalize text and messages. This is the message to us by Ignacio Estrada. He is a manager of grants administration for Gordon and Betty Moore Foundation to create positive outcomes for a future generation. He said, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach them the way they learn. So madali lang sabihin na we must also know the students' learning styles so that we could adjust also our teaching styles. But how shall we do that? Do we want to be a big failure for the rest of our lives? Of course not. But if we miss to carry out our mission in the Department of Education of helping the 90% of our learners become job ready and miss to help students achieve their full potential, we are a big failure in DepEd and for the rest of our lives. Based on research, 50% to 70% of our learners are experiencing learning difficulties. Studies have found, though, that lack of sleep and a poor diet make symptoms worse. This is according to Cindy Hellner, a pediatrician with the University of Utah Health. There are famous men and women who also experience learning difficulties during their basic education levels, but they were assisted by their family, their parents, and of course their teachers, overcome all those difficulties and become famous and was able to achieve their full potential. Example for this is Keanu Reeves, who is famous in his movie, The Matrix, and he became fan of Shakespeare's when he learned how to read. Say, for example, with Adam Levine. He is a singer and a composer. In fact, one of his piece, Good Mood, became the theme song of Paw Patrol, which are famous among our children. Another set of those who experience reading and learning difficulties and now famous because they were backed up, they acquired the basic learning skills are the painting, sculpture, illustrator, and digital artist Leonardo da Vinci.
political and military leaders, Andrew Jackson, George Patton, King Carl, George Washington, and research scientist Albert Einstein, Jack Horner, and the rest. We also have the famous men and women, Tom Cruise, who is a Hollywood actor, who is famous with his Top Gun, Mission Impossible, and other movies. We also have Karina Smirnoff, a Soviet-born American professional ballroom dancer of Ukraine origins. And also we have Tommy Hilfiger, an American fashion designer and the founder of Tommy Hilfiger Foundation. If they were not able to acquire those prerequisite skills in acquiring higher level competencies like reading, of course, they cannot and will not achieve their full potential and where they are right now. Why do we need to go on? It is not fake news, it's really official, that in December 2019, Malacañang said the poor reading comprehension of Filipino students is a reality. This is according to Manila Bulletin. It is revealed also in the 2018 Global Survey on the Program of International Assessment, or we called it PISA. From that experience, 600,000 students worldwide joined the assessment. Among Filipino students, they are from 15 years old and got the rating of 340 points in reading comprehension, which is lower than the average of 487 points. And further, the Philippines ranked last among the 79 countries. Of course, it's alarming. We should not blame anyone or anything for this problem. Of course, instead, we have to take part in solving this problem. So getting back to our curriculum, all those problems, rather, are products of curriculum implementation. So let's discuss how to use this in solving the problems at hand. If you can remember that there are also types of curriculum, but we will not dig deeper on the different types of curriculum, which may not be of help in solving a problem right now. Getting back to the standard curriculum, in the Department of Education, we have the K-12 curriculum. It is not actually a one-size-fits-all that what we thought about. In K-12 curriculum, we are given windows to explore on the curriculum development, which is composed of curriculum enrichment and curriculum localization. When we talk of curriculum development, we must also prepare our curriculum, a curriculum which will fit into the kind of students we have. It is all about the three components. Number one, what to teach, which is on the content mastery. Next is on how to teach. Of course, the learning or the teaching styles we should adapt, which will fit into the learning styles of our students. And the third one is on how to assess, or on the assessment of indicating of or gauging that really the students indeed learn from what we teach on them. Taking about curriculum enrichment, it is about adding the most essential competencies, which is not required in the K-12 curriculum, because the students can learn more
So we'll add more. Say, for example, offering special program for journalism, special program for the arts. Those are samples of curriculum enrichment. Of course, we have to develop curriculum for them for its effective implementation. But this time, we will be focusing on curriculum localization, for which only few among those in DepEd really have this competence on making curriculum localization happen. Going back to school year 2020-2021, that was our first experience of having a school year within the pandemic. So during that school year, can we recall the number of modules returned by the students and answered? Alam ba kaya natin kung bakit ibinalik yun ng mga magulang galing siyempre sa kanilang mga anak na walang sagot? Dahil yun, maling curriculum ang ginagamit natin para sa kanila. So here comes now the curriculum localization. Ano ba ito? Ito ay ang curriculum na dapat nating ginagamit na angkop sa klase ng estudyante meron tayo. Of course, in implementing the curriculum, we really have to establish the baseline data, getting the students' baseline data, particularly in reading. Of course, we have to use standards in assessing the students' reading competencies. But looking up the field ERIE, it is a standard tool in getting the students reading for those who can read. Ano, napaka-komplikado din dyan, napakahirap din, na halos karamihan sa mga bata ay hindi nakakasagot ng tanong kakabit ng assessment na yan. If the students were found out to be non-readers using the field ERIE tool, we will not stop there. So, itutuloy natin, hahanap tayo ng panibagong assessment tool na kung saan magagamit natin para malaman talaga kung ano ang kakayahan ng mga bata sa pagbasa. Next, we can use, this is based on experience, ano po? We use then the DOLS basic sight words. So, susubukan natin kung ano doon sa mga babasay or sa mga salita na napasama sa DOLS basic sight words ang kaya nilang basahin. It started from simple one-letter word to a more complicated words. So, tingnan natin kung ilan lang yung nababasa nila. Kung sa findings natin, mga one-syllable words or one-letter word lang ang kanilang nababasa, so we'll get back to the next step. Ano po? Using the alphabet in assessing the reading skills of the students. But this time, we are going to call it is the decoding skills. Ano? Alphabets are symbols if the students cannot decode it. So, susubukan natin sa alfabeto ba yung yan? Ilan doon? Usually, we are using the English alphabet, the 26 letters of the English alphabet. So, from then, alin kaya sa mga letra sa alpabetong yan ang kaya lang basahin? So, para kung saan talagang matukoy natin kung anong level ng pagbasa mayroon ang mga estudyante para yung curriculum na gagawin natin para sa kanila ay talagang akmang-akma. Sabi nga, when we learn to speak, we can read those texts. Of course, with the guidance of parents and the teachers of helping the students decode the letters that they have spoken and be able to read them. And if the students can read, they of course can write them. So yun ang direction na hahatakin natin para matulungan nga natin na matutong ma-acquire ng mga bata, yes, ang mga prerequisite skills in learning higher level competencies.
Okay. Under curriculum development, of course, through localization, ganito po ang gagawin natin. Ano? Number one is to establish the baseline data. So, say for example, we have here concrete examples. Based on diagnostic test conducted, 5 grade 6 students are 1-syllable word readers. So, medyo maganda na din siya kaysa dun sa naranasan namin. So, kukuha tayo, ano, pupunta tayo dun sa what to teach. So, what? Kung ganun ang performance niya, kung ganun ang reading level niya, lalapatan natin siya ng tamang content, ng tamang paksa na ituturo. So, what to teach? Under what to teach, we have to consider two things. The appropriate most essential learning competencies, and of course, the appropriate instructional materials to use, which is parallel to identified MEL. So, say for example, we have here that from that findings of 5 students, 5 grade 6 students who are not able, who are 1-syllable word readers, we obtain or we get the milk from the list of most essential learning competencies as like this. MT, 1, F, 1C, 4A, I, 1.1. So, ibig sabihin nasa first quarter siya. Read grade 1 level words, phrases, and sentences with appropriate speed and accuracy. So, kapag ganun ang ginamit natin, huwag nating lulunurin ang mga bata. Ano? Grade level words, phrases. Siyempre, magsisimula muna ito sa words, bago phrases, bago sentences. So, we have to assess the performance of the students. Ano po? Sa una, pwedeng simulan natin na 3 to 5 words a day ang pwedeng ipamaster, ipabasa. Pero kapag sa tingin natin mahirap yung 5 or 4, so slow. Kung ang pacing ng bata medyo mahina, hihinaan din natin ang pacing ng pagtuturo natin. Ano po? So, kung sa loob ng isang linggo or isang buwan, maituturo ang word mastery, so be it. Ang mahalaga, natututo ang bata batay din sa kanila, sa kanyang timing ng pagkatuto. Huwag natin siyang pipilitin. Huwag na natin siyang i-torture ulit. Ano po? So, ano bang materialis ang bagay dito? So, based on the experience of Heraldia class, wherein many of the teachers, actually more than 300 teachers, were able to come up with the different learning materials. And they come up with more than 3,000 learning materials. Ang isa sa mga nagawa nila, yung mga abakada, alphabet, halimbawa letter A, ano ba ang katapat nyo na may katapat na larawan na matatagpuan sa sariling komunidad. Say for example, abakada, nin mga ngaraning tinanom na yaon sa komunidad. Halimbawa, A, abukado, or abaka. Data na paggamitin sa so apple, taan iba, da ipamangkaya na kahiling. Okay, MTB, miski grade 6 na siya, pwede tang ibalik duman. Mayo man kita ning mortal sin na makukumit. Because we are developing a curriculum which will really fit to the kind of students we have. Ano po? And then after coming up with identifying the MELC, the most essential learning competencies, which will fit to the kind of students, so we will proceed to the learning materials. Ay, paano pala yung ibang subject? Siyempre, gagamitin natin din yung konteksto na halimbawa, sa science, ano bang mga salita sa science na magagamit natin sa pagtuturo para matutong magbasa ang mga estudyante? Ano bang mga scientific names ng mga animals na naka-alphabet din? So, abakada ng mga... Sorry, may mixed media tayo. Abakada ng mga scientific terms ng mga hayop na matatagpuan sa komunidad. So, pwede naman yun, science version. Kung magmamath ka naman, di gamitin mo rin yung math texts. Pero hindi tayo gagamit ng most essential learning competencies of the standard curriculum since the students are not yet ready for that. Ano po? Remember that. Hindi pa handa
para aralin ng mga bata ang mga most essential learning competencies na nasa standard K-12 curriculum. Kaya nga may sinasabing curriculum localization. Ito na po yun. Ano po? I-localized ang most essential ang content para maidugtong, maitawid kung nasaan yung mga bata. Kung baga sa tali, idudugtong-dugtong natin. Dapat walang learning gaps. Hindi agad tayo hahataw ng how to solve problems using linear equation. Hindi muna yun. Kahit high school na siya at hindi pa namamaster ang alphabet, magsisimula tayo dun sa alphabet mastery before proceeding to the word mastery, sa phrase mastery, and sentence mastery. Kung nakamaster na sila ng mga pangusap, so they can already learn the most essential learning competencies. Ano po? So next is how to teach. Paano ba natin ituturo yung localization? Base sa research din po, ano, the best kind of teaching style we could use to this kind of students with learning difficulties is the so-called individualized instruction. Ito yung pinakamagaling coupled with explicit teaching. Ano ba yung individualized instruction? Siyempre, gagawa ka ng curriculum na naka-customize doon sa klase ng estudyante. Medyo mahirap ito sa parte ng guro, sa parte ng mga magulang. Pero ito yung pinaka-akma na dapat nating gawin. Kasi pandemic, di ba? Wala tayong pagkakataon na makita yung mga estudyante. Okay lang yun. Okay lang yun na hindi tayo, hindi nabibigyan ng pagkataon na maturuan ng tama yung mga bata ng mga kanilang guro. Sabi nga, gusto na rin nilang makita yung teacher kasi mas magaling si teacher magturo kaysa sa kay mama niya. So, pagtsagaan muna natin yan. Kaya, kailangan nating turuan ang mga magulang kung paano ituro sa mga anak nila ang mga dapat na ginagawa natin. Or, kapag hindi natin yan ginawa ngayon, darating ang panahon, or sabi daw ang pandemic will last for 3 to 5 years. So, kapag pinabayaan natin ang ganitong senaryo sa Departamento ng Edukasyon, magkakaroon tayo ng henerasyon na hindi marunong magbasa. Gusto ba natin yan? Do we want to become a failure for the rest of our lives? Of course not. Ayaw natin ng ganon. Kaya ganito ang gagawin natin, individualized instruction. Iko-customize yung curriculum sa bata. So ganito na yung customization, ganito na yung localization. And we use the explicit teaching. Ano ba yung explicit teaching? Tuturuan natin ang mga magulang ng I do. So modeling, I do, we do, and you do. So una, imamodel muna natin, ganito ang pagbasa ng grade. Ang letra, ang salita na may letrang G or G-R-A-D-E. Sorry, hindi ako marunong sa Marunggo. Ang basa niyan ay grade. So, ganon. I do. Susunod, isasabay na natin yung estudyante, grade. Ganyan binabasa yan. Or ito, abakada. Ganyan binabasa yan. And then, eventually, let us teach them to become independent leaders. So, kung siya na, dapat matutunan niya yung itinuro natin. Ah, ganyan pala ang abakada. Ay, ganyan pala binabasa ang pangalan ko. So, explicit, I do. Alam natin yan po ano? I do, we do, and you do. Or the students do. Next in, how to assess. Siyempre, ang assessment, parallel dapat dun sa most essential learning competencies. So, halimbawa ng assessment na ipagagawa natin, pagbasa ng mga ngaran, ng mga burak na niyaon sa barangay. So, mag-ibukita ng reading material na niyaon duman so retrato kang burak, niyaon duman so alphabet, and niyaon duman so pangaran kang burak. Halimbawa, G or G,
may rurak gumame ay kaya lang medyo mahaba na, pero isang example pa rin yan, medyo mahaba na, gumamela. So gumamela. Nang may larawan na mahihiling niya, ma-actualize niya yung larawan ng gumamela, ay ganito pala isusulat or babasahin, ganito pala ang mga titik na nandyan sa salita ng gumamela. So ganun po, uulit-ulitin natin yan, uobserbahan natin kung gaano kabilis o kabagal ng bata mag-aral. Kung may nabasa na siyang 3 to 5 words in a week, we must be happy. It must be a jubilation period. May nabasa na siya kaysa dati na hindi niya pa nabasa. O kaya kung mas lower dyan, nitsagaan po natin. So, deal po ba tayo dyan? Okay, thank you so much. We have here the next example of localized curriculum. Say for example, we have these findings among our students. 8 of 26 grade 7 students can only read 5 to 8 letters in the English alphabet. So from that, we are going, of course, to connect the content to the current competencies of the students. Yan yung sinasabing teach where the students are. Hindi tayo pupunta dun sa ituturo na hindi pa naman nila kaya. So, from that findings, we are going to teach the students how to master the alphabet, the 26 letters of the English alphabet. From that English alphabet, we are going to proceed with word mastery from one syllable word to two syllable words to three syllable words and so on. And then after the students had already mastered the words, the different words, we are going to proceed with phrase mastery and then eventually to sentence mastery. Kung na-master na ang mga pangungusap ng mga bata, kaya na nilang matuto ng mas mahirap at saka mas complicated na content and topics. So, kapareho din nung unang example, gagawa tayo ng mga material or mga gamit pagkatuto or instructional materials which are parallel to the competency level of the students. Kung alphabet mastery, syempre ang IM mo din dyan related sa alphabet mastery. Kung sa word mastery, parallel din sa word mastery ang mga instructional materials. I-customize natin base sa kakayahan ng bata. So after that, from knowing the content or what to teach, we are going to proceed to how to teach. So the same suggestion, we will be using the individualized instruction. The kind of learners with difficulty in learning needs individualized instruction. And it should be coupled with explicit teaching, the I do, you, we do, and you do. So, magmo-module ang teacher, isasabay ng teacher ang bata, ano, yung mga magulang, mga home teacher, home learning facilitators, magulang muna, and then kasabay ng bata yung magulang, and then mag-isa ng mababasa ng bata yung itinuturo natin para sa araw na yan. Kung kaya lang 2 to 3 words a day, de yun ang gawin natin, 2 to 3 words a day. Ang assessment din siyempre, huwag kang lalampas dun. Ano po? Pero gradual, subukan din natin na pataasin. Halimbawa, next day, another 2 to 3 words. Pero laging bahagi, babalikan yung nakaraan. Ano po? Di may anim na sila. For 2 days, they already mastered, they can already learn how to read 6 words. So, ganun po, ano, gradual. Kung mabilis, bibilisan din natin. Kung medyo mabagal, so, babagalan din natin, aalalayan. Never compare the students to others, but rather, compare their current performance to their past performances. Kapag na ganun, so, satisfying. Satisfying po yun sa mata, sa pakiramdam ng mga bata, of course, dapat satisfying din sa pakiramdam natin. Yun yung sinasabi ko na huwag nating lunurin ang mga bata. Please do not
torture our students again. So, syempre, since wala tayo sa tabi ng mga bata, let us teach our parents on this process. Okay po. Okay, balikan po natin yung quotation ni Ignacio. If the students cannot learn the way we teach them, let us teach them the way they learn. So this time, we will take up the different, some of the students' learning styles so that we could consider, we can adjust our teaching styles for maximum learning. We have here other things that may help your child with dyslexia, which include, number one, listening to audio books as an alternative to reading. Kung bibili natin, medyo mahal siya. Pero kung may mahihinga naman tayo or mahihiraman tayo na ganyang material, mas maganda para mas magandang maituro ng sa bata kung paano ba babasahin or i-decode ang mga titik. And then, paano babasahin ang mga letra doon. Next sample is typing on a computer or tablet instead of writing. Kung may mga tablet, kung may mga gadget din lang, pwede na yan gamitin. Mahirap kasi ang pagtingin kasi ng mga bata na may mga dyslexia or may mga learning difficulties, sumasayaw yung mga letra, sumasayaw yung mga titik. So kung sumasayaw yun, syempre, mahihirapan naman silang isulat dyan. So instead, we are going to let them type on a computer or tablet instead of writing. Ano po? To facilitate things. Number three, apps that can make learning fun by turning decoding into a game. So mas maganda na mas masayang natututo ang mga bata. Marami po kung may internet connection din lang, make the most out of the available resources. Using a ruler to help kids read a straight, which can help keep them focused. So para hindi walang distraction masyado, mas maganda yung ruler, ano, colored ruler, hindi yung transparent kasi nakikita pa rin yung ibang mga babasahin doon na naka-straight line para hindi sila nai-interrupt ng mga ibang mga salita doon sa aklat or sa binabasa. Use a ruler to help kids read in straight line, which can help them keep their focus. Next is, we have here 5 strategies you can apply in your class home po, ano, sa bahay. So ituturo natin ito sa mga magulang, mga teachers. Number 1 is multisensory learning. Ibig sabihin, gagamit ng ibang senses, hindi lang looking, hearing, speaking, listening, but manipulatives, by the way. So writing words and sentences with tactile materials. Say for example, yung mga glitter glues, yung sand, ano baga, yung pagdodrawing gamit ang buhangin, or pasta, paste, Lego, yung bagang, yung 3D siya na dinudugtong-dugtong para makabuo ng robots, para makabuo ng kung ano-anong forma. So instead of assembling the materials, let us assemble it to letters. Ano, mga titik na lang or mga words or beads na pwede nating magamit. Next is physical activities to practice spelling. Pwede naman yung body language para ma-practice kung paano ba. So we have here their samples. Itong jumping rope. Ano po, in pairs. Kung wala silang ka-classmate dyan, siyempre, kasama sa bahay yung mga kapatid or siblings or even the parents can enjoy learning with the students. Next is scavenger hunts for letters and words. Ano po? Hahanapin. Pwede naman yung bagan sa pag may birthday party, yung ipinipabitin. So halimbawa, magpapabitin kayo, pag may nakuha doon, ang reward sa kanya, may nakapaloob na babasahin. Siyempre, mga simpleng salita lang. Pero kung hindi niya naman mabasa,
Kuya, call a friend. Let someone help him or her read the word within it. Para sa kanya pa lang yung premyo. Ano, hindi traumatic. Napaiba yung premyo sa iyong kumuha. No. Call a friend. So they will enjoy while learning. Mas maganda yun. Number two, assistive technology and tools. We had pocket spell checkers, line readers, colored keyboards. Ano po, text-to-speech software. Mga software siya na pwede naman makuha online. Karamihan naman sa kanila libre. Next, number three, helpful arrangement. Use a closed procedure, yung may mga filling the blanks. Ano po, give them plenty of time to complete homework. Ano, depende sa pacing nga. Kapag mabilis ang pacing niya, di mas marami siyang matututunan, pero wag nating ikukumpara ang isang bata doon sa iba. Buti pa yun, naka 50 words na. Yung isa, naka 10 pa lang. Okay na yun. Never compare them to others. But rather, compare our students to their previous achievements. Kung halimbawa dati, nakakabasa siya ng 5 alphabet lang sa English alphabet. So, ngayon, naka-20 na siya. Di malapit niya nang maubos. Malapit niya nang ma-master yung 26. And let's already call for a celebration for that. So, matutuwa na tayo. Hindi yung lalaitin natin yung bata. Kasi, mas magaling si kuya. Or, mas magaling si buboy. Okay, next is mark based on efforts and ideas. Ito nga, mark based on efforts and ideas. Kapag may mga corrections po tayo, hindi magandang gamitin yung red pen kasi traumatic yun. We are advising teachers or parents to use green pen instead kasi medyo child-friendly yun. Ano po, child-friendly. Next, we have educational games. The great thing about games designed for dyslexic students is that any learner can benefit from them. You can easily incorporate them into lessons for the whole class. Nothing will excite your students more than playing games. So, mas natutuwa siya kung maglalaro siya habang natututo. So, high-speed training, dyslexic.com, nasi.com. So, yung mga games na pwede pagkunan po ng mga learning games or educational games. Next is, last one, 5, working together with parents and with family. So, kailangan nating establish ito. Ano? Kailangan nating turuan ang mga magulang kung paano magturo sa mga bata. Teach them how to teach. Lalo na, teach them how to teach reading to their children. Meet with dyslexic students' parents regularly to discuss how their child is doing and the strategies you've applied in the classroom before. The child's parents can also update you on what methods they've been using at home and what's been successful. So this is according to Jay. Hindi natin pahihintulutan na after 3 to 5 years na matapos na ang pandemic, ang buong henerasyon ng reader. So wag naman ganun. Let us take an active part, lalo na ngayong Brigada Eskwela. Tulungan natin ang mga bata na matutong magbasa, maging virtual man siya o face-to-face dun sa mga walang COVID na nakanota or walang COVID na may sakit, siyempre hihingi tayo ng permiso sa barangay, sa IATF, para kung may gagawin tayong limited face-to-face, kasi kung isa lang naman, ano, so dapat safe din ang mga bata, of course, safe din ang mga teacher. Para makapagsilbi pa ng mas maraming mga estudyante. And for my last slide, reading opens the door to happiness and success. So let us all help students read so that we can do away with non-reader generation. Good luck, keep safe, and God bless.